Hello Libra, I hope you're doing well, and this is your weekly reading for May 28th, June 3, and this is for all Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Libra. So Libra, we have synchronicity number 87. Ayan. So you're being sent, no, Libra? Signs and synchronicities dito. So I feel na talagang you're blessed, Libra, no? You're blessed because you are being guided, no? Divinely guided kayo sa kung ano man ang balak ninyong gawin sa buhay, ano man yung mga plano ninyo, and how you're going to navigate your life and your situation ngayon, you are divinely guided. Kaya naman pinapadalahan ka dito ng mga signs and synchronicities ng Panginoon, and it's all up to you, no? It's all up to you para gamitin ng mga synchronicities na yan as guidance. So we also have number 44, we have environment, and we have double 4 dito, Libra. So I suggest, no, na pakitignan po kung anong ibig sabihin ng number 44 dito, because this is a powerful number, no, for more guidance din sa inyo. And we have environment, ayan, Libra. So ano ang nasa inyong environment, Libra? No, so maaring this is a call for you, no, na tignan ninyo ano ang nasa inyong paligid, no. How are you going to make your environment livable talaga, na maging healthy, no, yung ganon. Maaari din ang iba sa inyo dito ay nangangalaga din ng ating nature, ng ating environment, di ba? Maaring you are doing things, no, to make sure na you're making aware other people about sa pangangalaga ng ating kapiligiran. Maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo dito. We also have surrender, no? We have number 91, surrender. Surrender to the natural ebb and flow of life. Yun ang panawagan ng number 91 na to, Libra, no? Maaring ang iba sa inyo dito, you know, maaring you're trying to control the things, no, na mga mangyayari sa buhay natin. But you know, yung mga ganyang bagay, alam naman natin na that is beyond our control, no? Eh, maraming mga bagay sa buhay natin na beyond our control. It's all up to God, diba? It's all up to the divine universe. Kasi lahat naman ng bagay, diba, nangyayari in divine's order and timing, diba? It's not in our timing, but it's in God's timing. Kaya, instead na sumalungat tayo sa agos ng buhay, pigilin natin ang mga pagbabago, yung mga ganung bagay, no? Let's just surrender, no? Yun ang payo sa inyo ng mensahe ito. Just surrender to the natural ebb and flow of life. Sumunod na lang tayo sa agos ng buhay, and mapapansin ninyo na mas magaang ang takbo ng pamumuhay natin, no? Mas magaan, mas maayos, yung ganun. We also have rising above. I see only beauty and grace. Ayan. So kung meron mga yung pinagdadaanan sa buhay dito na hindi masyadong paborable sa inyo, Libra, you are going to succeed, no? Kung ano man yan, you're going to triumph over that. Talagang pagtatagumpayan nyo yan. You're going to rise above your situation dito at magagawa ninyong lampasan kung ano man ang mga obstacles and challenges na meron kayo. Being in the flow, ayan, I am in the flow of the universe, ayan. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, no, sinasabi ng surrender card, na being in the flow, yun kayo, Libra. I feel na you are going to receive, or you're going to acknowledge and accept the call, no, ng surrender card na to, and you are going to go with the flow. You're just going to surrender to the natural ebb and flow of life, no? At makikita ninyo, tignan ninyo yung card, you are being in the flow, tignan ninyo, you are divinely guided, nandyan ang moon energy, talagang ginagabayan kayo, pinapadalhan kayo ng divine guidance, intuitive messages dito to guide you kung saan kayo dapat pumunta, kung anong dapat ninyong gawin and all that. And tignan ninyo yung boat na sinasakyan ninyo, diba? Nakahawak lang kayo because sumusunod lang kayo sa agos ng tubig, diba?
diba? Wala kayong ginagawa, wala kayong sagwan. It's because sumusunod lang kayo kung saan kayo dalhin ng Divine Universe, kung saan kayo dalhin ng boat na to. And you're being guided. See, may ilaw pa sa unahan ng boat. So your path now is being illuminated for you dito kung saan kayo patungo. Libra, 'di ba? Kaya ano talaga kayo, divinely guided kayo. See, you have synchronicities. You have symbols, signs, and synchronicities na nare-receive dito, pinapadalhan kayo because you're being guided. No, you are being guided dito kung saan kayo dapat pumunta. Kaya yun ang nangyayari, no, kapag mag-surrender ka, kapag sumunod ka lang sa agos ng buhay, 'di ba? Sumunod lang kayo sa gusto ng Panginoon. Talagang you will be protected, guarded, guided, 'di ba? So suportahan kayo ng Divine Universe ng kung ano ang inyong pangangailangan. You will be sent opportunities and possibilities na makakatulong sa buhay ninyo, 'di ba? Kaya magaan lang, 'di ba? Kapag nag-surrender ka, mas magaan ang buhay. Mas maraming miracles ang nangyayari, mga bagay na hindi niyo sukat akalain, they just unfold sa buhay ninyo. Kung may mga problema man kayong ma-encounter along your journey sa buhay ninyo, no? Kaagad din ninyong nalulusutan, kaagad ninyong nahahanapan ng solusyon, no? 'Di ba? And that is one way, no, of God na pinapakita sa inyo na when you surrender to me, 'di ba? Ako ang bahala and I'm going to take care of you, no? I will make things happen for you. Yung ganun. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have breaking barriers. I am expanding beyond limitations into joy and freedom. Ayan. You are breaking free. Kung ano man ang barrier dito sa buhay ninyo, kung ano man yung nagpipigil sa inyo para maging masaya kayo, maging matagumpay kayo, makuha ninyo kung anong gusto ninyo, ma-experience ninyo ang kung ano man ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, whatever is standing between you and those blessings sa buhay ninyo, you are breaking free from that. Talagang gigibahin nyo na yan, yung mga barrier na yan. You are going to remove that out of your life dito, no? And you are just going to expand dito beyond limitation, no? And that is because of the help and support of the divine, diba? Kasi maaring sumusunod na talaga kayo dito sa mga gabay sa inyo, sa divine guidance, sa intuitive messages na pinapadala sa inyo, sa mga synchronicities na pinapadala sa inyo. Yun ang inyong mga gabay at maaring sumusunod na kayo sa mga yon. Kaya naman, you'd be able to break barriers na. And you're just going to remove anything, no? Anything and anyone that is standing between you and the blessings, between you and the all the positive and good things in life, no? So we also have Seven of Cups. Ayan, there's so many opportunities coming in. This is multiple opportunities coming in sa buhay ninyo dito, Libra. And you may need to tune into your intuition dito para magabayan kayo, madala kayo ng inyong intuition kung alin ang best option or best opportunity for you. Lovers, ayan. So, maaring relationships, no? Maaring relationships ito. Maaring ang iba sa inyo dito talagang mas pagtitibayin ninyo ang inyong samahan, ang inyong karelasyon, ng inyong person, ng inyong jowa, boyfriend, girlfriend, maaring ganon. Maaring may mga pag-step up dito, magpagle-level up, I mean, ng inyong commitment with your person. Maaring may mga ganong ganap na dito, kasalan, maaring you're starting a family na, maaring you're deciding to live together na in one roof, maaring may mga ganon. Or kung single naman kayo at handa na kayo sa bagong pag-ibig, maaring parating na din, no? Maaring parating na din ang taong magpapasayang muli sa inyo. Maaring parating na din ang taong mag-i-inspire muli sa iyo, magbubukas muli ng iyong puso. Maaring ganun din, 'di ba? So good luck to that, Libra. We also have Justice. Ayan.
Napakaganda, no? You are getting what you deserve. Dito Libra, kung ano ang what is owed to you, you are getting it, no? You are getting it. Justice will be served sa iyo. Balance will be back in your life. So, ang nararamdaman ko dito sa mga mensaheng ito dito Libra, that everything is falling into its right place. It's because, you know, you are surrendering. Because you are surrendering to the natural ebb and flow of life. Talaga nagsusurrender lang kayo sa Panginoon dito. Ipinag, you know, offer nyo na ang buhay ninyo sa Panginoon. That's why, no, talagang everything is falling into its right place. Yun ang aking nakikita dito. Balance will be back in your life. You are back in your throne. Na talagang alam ninyo kung saan kayo tutungo. Alam ninyo kung saan kayo papunta. Anong dapat ninyong gawin. What is next. Yung mga ganon. So, good luck to that, Libra. And that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Okay.